Mga anak, iiwan muna namin kayo dito kina mama at papa ha, dahil may business travel kami na gagawin ng daddy nyo. Paalam ng ina nila Bea sa kanila. Sige mama, mag-ingat kayo sa biyahe ha. Sagot naman ng magkakapatid. Sige na anak, mag-ingat kayo sa biyahe nyo ha. At ako na ang bahala sa mga anak nyo, ani ng kanilang lola. Sana nga hindi yan sila gumawa ng mga bagay na kasasakit ng ulo nyo mama, ani na lamang ng kanilang ama. Naku, huwag kang mag-alala, Gerald. Ako ang bahala sa mga anak mo at hindi yan sila gagawa ng mga bagay na kasasakit ng ulo ko. Dahil kilala mo naman ako kung paano ako magdisiplina ng mga matitigas na mga bata na tatawang saad ng kanilang lolo. Sige, salamat mama at papa. Sige na po, aalis na po kami. At ikaw, Jenna, Maris, alagaan niyo ang bunso niyong kapatid na si Bea ha. Paalala ng kanilang ina. O naman po mama, aalagaan po namin si Bea. Di ba Maris? Ani ni Jenna. O naman po mama, at isa pa, kailan pa namin pinabayaan si Bea? Eh mahal na mahal kaya namin tong kapatid namin na ito. Dagdag pa ni Maris. O sige na, aalis na kami ha. At ikaw Bea, magpakabait ka sa mga kapatid mo ha. Alam ko naman na ikaw ang may pinakamatigas na ulo sa inyong tatlo. Paalala ng kanilang ina. Huwag kang mag-alala mama, dahil hindi po ako gagawa ng mga bagay na ikasasakit ng ulo nila. Lalong-lalo na po dito sa pamamahay nila lolo at lola. At sige na po, mag-ingat po kayo, baka malate na po kayo. Mahal ko po kayo. Paalam ni Bea. I love you mga anak. Saad na lamang ng kanilang ina at ama. At tuluyan na nga itong umalis. Nang makaalis na nga ang kanilang mga magulang, ay agad na napatingin sila sa kanilang lola. Okay girls, alam nyo naman siguro ang patakaran ko sa bahay nito, hindi ba? Panimula ng kanilang lola. At ano-ano nga ba yon? Isa-isa nyong sabihin sa amin ng lola nyo. Unahin natin si Jenna. Sad naman ang kanilang lolo. Focus on your study, ani ni Jenna. Huwag maglalakwatsa at magastos ng malalaking pera for once, dagdag pa ni Maris. At ang pinakahuli, Bea? Tanong ng kanyang lolo. Kahit na may pera, still na magsikap pa rin dahil hindi lahat ng pera ay permanente lamang, ani naman ni Bea. Naku, ang tatalino talaga ng mga apo ko. Masayang saad ng kanilang lola. Aba dapat lang kung ayaw nilang mag-grounded ang kanilang credit cards. Kahit na ang mga magulang nilang may hawak nito, ay may karapatan pa rin tayong magdesisyon. Lalong-lalo na ay nag-iisang anak lang natin ng kanilang ina, ani ng kanilang lolo. O sige na nga mga apo, pumunta na kayo sa inyong mga silid and let's go shopping. Gusto ko na kayong makabanding eh. Excited na sad naman ang kanilang lola. Lorna, ini-spoil mo naman yung mga apo natin, suway ng kanilang lolo. Armando, minsan ko lang silang makakasama. Kahit huwag kang mag-overacting dyan, huwag kang mag-alala. May limit naman lahat ng kanilang mga shopping cost. Don't worry, pangumbinsin ng kanilang lola sa kanilang lolo. Okay, fine. Basta't huwag na huwag mong masyadong ini-spoiled ang mga yan ha. Kung ayaw mong pati ikaw, ay mag-grounded na rin. Banta ng kanilang lolo sa kanilang lola. Kit na patawa na lamang silang lahat. Thank you lolo, sabay saad ng tatlo. Pasalamat talaga kayo umepekto sa akin yung pakyut-cute nyo. Sige na nga, aalis na ako. Dahil may meeting pa kami sa kumpanya, paalam ng kanilang lolo. At agad rin naman itong umalis. Okay girls, magbihis na kayo, sad ng kanilang lola. At agad namang nagtakbuhan na lamang silang tatlo dahil sa excited na silang mag-shopping kasama ang kanilang pinakamamahal na lola. Mabilis naman silang natapos kung kahit napatawa na lamang ang kanilang lola sa kanila. Excited na nga talaga kayo mga apo, natatawang sad nito. Aba lola, gusto ko ng bagong shoes kaya, ani ni Jenna. Ako din lola, gusto ko ng new dress at bag, ani ni Maris. Habang tahimik lamang si Bea, na siya namang agad napansin ng kanilang lola. Eh ikaw Bea, anong gusto mong bilhin natin? Nagtatakang tanong ng kanyang lola. Gusto ko lang po magpabili sa inyo ng mga gamit ko for painting lola. Tipid nitong saad. Wow, that's new ha? Hindi ko alam na mahilig ka palang mag-paint apo. Wow, napaka-creative mo naman. Ibang-iba ka talaga compare sa mga kapatid mo. Puri sa kanya ng kanyang lola. Na siya namang naparoldize na lamang ang kanyang mga kapatid. Pasipsip na naman.
mahinang saad ni Jenna. Oo nga, no wonder kung kaya siya na naman ang magiging paborito nila Lolo at Lola. Iris na naman tayo ate, dagdag pa ni Maris. So ano pa ang hinihintay natin mga po? Let's go! Saad ng kanilang Lola. Kit agad naman silang pumunta sa mall at pumili agad ng kanilang mga gustong bilhin. Ang mga binili nila ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Kaya tuwang-tuwa sila dahil sa laki ng pera na binigay sa kanila ng kanilang lola. Si Jenna ay bumili ng lahat ng kanyang gusto na sapatos, habang si Maris naman ay mga damit. Si Bea naman ay konti lamang ang binili. Nako, parang gusto ko na kay Lola na ako tumira. Kasi imagine, I have this amount of money for shopping lang. Hindi makapaniwalang saad ni Jenna. Oo nga ate, sana ay palagi kayong ganito Lola. Dagdag pa ni Maris. Nako, minsan ko lang naman kayo makasama mga apo, kahit binigyan ko kayo niyan. Pero Bea apo, bakit yan lang ang binili mo? Tanong ng kanilang lola. Ito lang naman po ang kailangan ko lola, at wala naman po akong gusto. At isa pa po, ay baka kailangan ko rin ng pera sa mga susunod na araw, kahit may savings pa ako, ani ni Bea. Wow, that's good idea po. Ikaw lang talaga ang nakapagmana ng ideya ng lolo mo. Compare sa mga kapatid mo. Lalong-lalo ka na, Jenna. Dapat tularan mo ang bunso mong kapatid. Dahil naaalala nyo pa ba ang sabi ng lolo nyo sa inyo? Buy your need, not your wants. Paalala ng kanilang lola. Pasigat niyang si Bea, Lola, promise. Nasa loob ang kulunyang batang yan. Inis na saad ni Jenna. Huwag kang magsalita ng ganyan, Jenna. Panganay ka pa naman. At huwag kang magalit sa kapatid mo. Ang mabuti pa ay kumain na lang tayo. Suwestiyon ng kanyang lola. Kahit agad naman silang kumain, subalit bigla na lamang may tumawag sa kanilang lola. Hello, sino to? Tanong ng kanilang lola. Na siya namang naging dahilan upang matigil ang kanilang kainan. Kayo po ba si Lorna Menciano? Ang ina ni Lorraine at Aris? Tanong ng lalaki. Oo, at bakit nasa iyong cellphone ng anak ko? Kinidnap niyo ba siya? Anong gusto niyong kapalit? Tell me. Natatarantang tanong ng kanilang lola. Na siya namang naging dahilan upang magulat silang tatlo. Chilang po kayo ma'am, mga pulis po kami. At na-aksidente po ang sinasakyan nilang kotse. And I am sorry, dahil wala na po sila. Patay na po ang mga anak nyo. Ani ng pulis, na siyang naging dahilan upang mapaluhod na lamang ang kanilang lola. Ma'am, nandiyan pa po ba kayo? Yes, at saang ospital sila naroon? Tanong ng kanilang lola. At agad naman itong binigay ang address ng ospital. Lola, sino po yon? At ano pong pinag-uusapan nyo? Nag-aalala lang tanong ni Jenna. Mga apo, ang mga magulang nyo ay wala na. Naiiyak na saad ng kanilang lola. Sina mami at daddy? Gulat na tanong ni na Maris. Bakit daw po lola? Nag-aalala lang tanong ni na Bea. Subalit kinakalma pa rin nila ang kanilang emosyon. Ang kotse na sinasakyan nila ay naksidente. Kaya let's go na, pumunta na tayo sa ospital. Ani ng kanilang lola. At agad naman na silang pumunta sa ospital. At nadatnan nila ang bangkay ng kanilang mga magulang. Tinawagan na rin nila ang kanilang lolo para ipaalam ito. At dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang, ay labis na kalungkutan ang kanilang nararamdaman. At isa sa naapektuhan ito ay walang iba kung hindi si Bea, na mas lalong naging tahimik. Inilibing ang kanilang mga magulang at napagdesisyonan ng kanilang lola at lola na sa bahay na lamang nila tumira ang mga apo nila. Mga apo, tawag ng kanilang lola. Masakit mang mawala ng magulang, pero mas masakit na mawala ng anak. Kahit alam namin kung gaano kasakit ang inyong nararamdaman sa ngayon, kahit dito na kayo tumira sa amin ng lolo nyo. Dagdag pa ng kanilang lola. Paano na lamang ang ari-arian ni na mami at daddy? Tanong ni Jenna. Oo nga, dapat mapunta sa amin yon, dagdag pa ni Maris, habang tahimik lamang itong si Bea. Oo naman mga apo, sa inyo yon, at dapat fair kayong tatlo na maghati-hati, at napagpasyahan na namin na ilagay na lamang muna sa bank account nyo ang bawat pera na meron sila, at alam namin na hindi nyo pa kayang i-manage ang kanilang negosyo, kahit mag-aral na lang muna kayo, dahil kayo lang rin naman ang magmamana ng kumpanya namin pagdating ng panahon mga apo. Saad naman ang kanilang lolo. Okay po lolo, saad na lamang ni Jenna. Kahit nang dahil doon ay may tag-iisa na lamang silang credit card sa kanila. Medyo natagalan nga lang,
kasi mataas-taas ang proseso na ginawa ng kanilang lolo, habang si Bea naman ay nagkukulong lamang sa kanilang silid at nagpatuloy sa pagpipintura ng iba't ibang tema nito. Maraming gustong magpakomisyon sa kanya, subalit hindi niya ito tinatanggap dahil sa may pera naman siya. Isang araw, nang ibinigay sa kanya ang kanilang credit card, ay may kondisyon ang kanilang lolo at lola. O mga po, ito ang inyong mga credit cards at ang laman nito ay 100,000 pesos kada isa, ani ng kanilang lola. Bakit ganitong halaga lamang po, lola? Reklamo naman ni Maris. Yan lamang muna dahil sa mga nag-aaral pa kayo at malaki ang gagastusin. Kaya't huwag ka nang magreklamo, Maris. Ang mahalaga ay may pera pa kayo, ani ng kanilang lolo. Okay po, lolo, ani na lamang ni Maris. Subalit ay malaki ang hati ni Bea dahil sa batay sa aming mga nakitang budget plan ng mga magulang nyo ay palaging hindi nauubos ang kanyang pera kung kaya't nasa 200,000 ang kanyang hati. What? Paano naman yun? Pareho naman kaming magkakapatid ah. At kung may dapat na malaki man yung hati, ay dapat ay sa akin yun dahil ako ang panganay. Reklamo ni Jenna. Jenna at Maris, isa ako sa naging saksi na karapat dapat si Bea. At isa pa, sa pag-iisip namin ng maayos ng lolo nyo, ay nakapag-isip-isip kami na hatiin na lamang ang mga ari-arian ng magulang nyo. Ikaw sa mansyon nyo, sa iyo yan. At ikaw, Maris, ikaw sa mga share ng mama at papa nyo sa ibang mga kumpanya. At si Bea naman ay sa mismong kumpanya ng mga magulang nyo, ani ng kanilang lola. Hindi kami papayag kung ganun ang mangyayari, lola. Reklamo ni Maris. Sa ayaw man at sa gusto nyo, wala na kayong magagawa dito dahil kami na ang magdidesisyon at hindi kayo mga apo. Seryosong saad ng kanilang lola na may otoridad, kahit napatahimik na lamang sina Maris at Jenna, habang si Bea naman ay tahimik pa rin. Sige na, bumalik na kayo sa mga ginagawa nyo. And take note, girls ha, kontrolado ko ang mga galaw ng credit cards nyo. Kapag nakita kong bumibili kayo ng mga walang pupuntahang mga gamit maliban sa mga gusto nyo, ay babawiin namin ito at tuturuan namin kayo ng leksyon kung saan hindi namin kayo bibigyan ng kahit na pisong halaga ng pera. Naiintindihan nyo ba? Sambit ng kanilang lolo. Opo, lolo. Sad nila at agad na bumalik na sa kaniga nilang mga ginagawa. Habang si Bea ay nasa kanyang silid lamang, ay hindi maiwasan ni Maris at Jenna na magplano para mag-grounded si Bea dahil sa kanilang inggit sa kanilang kapatid. Tignan mo nga naman, ate, si Bea na lang palagi. Ano ba kasing meron sa kanya na wala sa atin? Nakakainis na talaga. Inis na saad ni Maris. Chill ka lang dyan, Maris, dahil walang magagawa yung inis mong yan para mawala ang pagkapaboritong apo niya nila lola. Suwesyon ni Jean. E ano naman ang gagawin natin sa kanya? Tanong ni Maris. Naku, hindi ko rin alam. Kahit mag-isip na lang muna tayo ng paraan para mag-grounded siya. At nang sa ganun, ay makaganti tayo. Ani ni Jenna. Ang talino mo talaga, ate. Pero ang tanong, paano? E di mag-isip nga tayo, hindi ba? Kahit nag-isip na si Jenna at Maris kung anong plano ang magagamit nila para mag-grounded ang kanilang kapatid. Habang si Bea naman ay nagmumukmuk lamang sa kanyang silid at hindi niya alam kung ano ang panganib ang nag-aabang sa kanya. May niisip na ako, Maris, ani ni Jenna. Ano naman yun, ate? Tanong nito sa kanya. Simple lang naman. Mag-order tayo ng kahit ano sa online shop at ipangalan natin kay Bea. Nang sa gayon, ay makita nila lola na nauubos na ang pera niya sa mga bagay na wala namang patutunguhan. Naku, makakaganti rin tayo sa kanya. Natatawang saad ni Maris at nagtawanan pa sila ni Jenna. Kaya agad naman silang nag-order ng iba't ibang mga order na nakapangalan sa kanilang kapatid na si Bea at ito ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Isang linggo ang lumipas ay gulat na gulat si Bea na may tawag sa kanya na may order siya na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Kuya, hindi po talaga sa akin yan, ani ni Bea sa delivery boy. Pero ma'am, sa ito nakapangalan at hindi po ito pwedeng i-return to surrender, ma'am. Kaya please po, tanggapin nyo na lamang po ito. Ang bigat-bigat kaya nito, ma'am, pagpupumilit ng driver. Kahit walang nagawa si Bea kung hindi tanggapin na lamang ito. Hindi lamang iyon ang dumating na order. Kaya naman marami nang naging dahilan upang malaman ito ng kanilang lolo at lola. Bea, tawag nito sa kanya habang sila ay kumakain.
Po? Nagtatakang tanong naman ni Bea sa kanyang lola. Akala namin iba ka sa mga kapatid mo na puro luho lamang ang mga binibili. Pero mas malala ka pa pala. Imagine, nagamit mo yung worth 100,000 pesos? Hindi makapaniwalang sa ad ng kanilang lolo. Sabi ko naman sa'yo lola eh, nasa loob ang kulo niya, mataray na sa ad ni Jenna. Pero lolo, hindi ko naman po yun in order. Nagtataka nga po ako eh. Depensa ni Bea. Anong hindi? Imposible naman yun, Bea. Hindi yan madideliver kung hindi mo in-order. Kaya akin na yung credit card. And you are grounded. Paghirapan mo dapat ang mga bagay na meron sa'yo. Nang dahil sa nangyaring ito, ay mapipilitan kami ng lolo mo na ibahin ang last will testament namin. Seryosong saad ng kanyang lola. Lihim na lamang na napangiti ang kanyang dalawang kapatid. Kaya binigay na lamang ni Bea ang kanyang credit card at napayuko na lamang siya at agad na binilisan ang kanyang pagkain. Nang matapos silang kumain, ay tuwang-tuwa ang kanyang mga kapatid. Shopping tayo, Maris? Tanong ni Jenna. Sige, I like the idea, ate. Nakangiting saad nito. Natila ba tuwang-tuwa sila sa nangyari at sinapit ng kanilang kapatid. Habang si Bea naman ay nagmumukmok lamang sa kanyang silid at tinawagan niya kaagad ang kanyang nag-iisang kaibigan. Siyang, grounded na ako. Ililibre pa naman sana kita ngayon pero kinuha na ang pera ko nila lolo at lola. Sumbong ni Bea. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ng kanyang kaibigan. Yung nakwento ko nga sa iyo noon, nang may order na nakapangalan sa akin, alam mo naman na kontrolado nila lolo at lola ang galaw ng purchase namin eh. Kaya ayan, wala na akong pera. Saan kaya ako hahanap? Tanong ni Bea. Girl, hindi mo alam kung saan? Hindi makapaniwala ang tanong ng kanyang kaibigan. Hindi ko nga alam eh. At isa pa, hindi ko alam kung paano magtrabaho. Malungkot nitong saan. Girl, hindi mo kailangang magtrabaho. Hindi ba may mga paintings ka dyan? E di benta mo ang mga yan. Nagkakahalaga yan ng libo-libo, be. Kaya madali ka lang na magkakapera dyan. Gamitin mo ang talent mo, be. Suwestiyon ang kanyang kaibigan. Pero paano nga? Paano kung wala ring bumili, hindi ba? Nag-aalala ang tanong naman ni Bea. Mag-post ka, girl. I am sure na maraming magpapakomission sa'yo. Go ka na. Pangungumbinse ng kanyang kaibigan. Kahit sa kagustuhan ni Bea na magkaroon ng pera na mula talaga sa kanyang sariling sikap, ay napagpasya niya ang ibenta ang mga ito sa online way. Nag-post siya ng kanyang mga guhit at paglipas lamang ng ilang minuto ay inulan na ito ng iba't ibang mga komento at nag-aagawan pa. Tumawag ang kanyang kaibigan sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, girl eh. Bati nito. Oo nga no, hindi ko akalain na gustong gusto pala nila ang mga ganong pinta. Nakangiting saad ni Bea. Congrats sa'yo, be. Ipagpatuloy mo lang yan, ha? I'm sure na hindi lang 100,000 ang kikitain mo. At lalagpas pa rin yun, okay? Puri sa kanya ng kanyang kaibigan. Salamat talaga, girl. Pasasalamat ni Bea. Kahit nang dahil doon, ay marami nang nagpapakomisyon sa kanya. At hindi nagtagal, ay gulat na lamang ang kanyang lolo at lola sa kanilang nabalitaan. Ma'am, di ba po apo niyo si Bea Menciano? Tanong ng isa sa kanilang trabahante. Oo naman, bakit? May ginawa na naman bang kalokohan yon? Tanong ng kanyang lola. Wala naman po ma'am, nakaka-amaze lang po talaga siya dahil ang ganda po ng mga paintings niya at talagang ang lahat ng ito ay sold agad. Grabe, nakakabenta siya ng mahigit 500,000 per month nang dahil lamang sa kanyang pagpipinta ma'am, ani nito. At ipinakita ang mga gawa ng kanyang apo na siyang naging dahilan upang humanga siya sa galing ng kanyang apo at napagdesisyonan niya na isauli na ang credit card nito. Subalit ang kanyang dalawang apo naman na sina Maris at Jenna ay naubos na ang pera at hindi ito namalaya ng kanilang lola. Sabi ko naman sa iyo huwag kang gastos ng mga sapatos ate, inis na saad ni Maris. Manghihiram lang naman ako sa iyo ng credit card, ang dami mo nang sinabi. Alam mo ate, sana yung pinlano natin ay yung nakawin ng credit card ni Bea, hindi yung sa pamamagitan ng order. Dahil tignan mo oh, nanghihiram ka na sa akin, ani ni Maris. At nagbabangay na nga sila. Ang hindi nila alam ay narinig pala sila ng kanilang lola dahil sa madadaanan nito ang kanilang silid kapag pupunta ka sa silid ni Bea. Kahit nag-init na lamang ang ulo ng kanyang lola. Kaya pala,
panimula ng kanilang lola na siyang naging dahilan upang magulat sila at nanlamig. "Kanina pa ba kayo dyan, lola?" tanong ni Jenna. "Oo, kanina pa ako dito at alam ko na ang lahat. Rinig na rinig ko ang lahat." Seryosong saad ng kanilang lola na siyang naging dahilan upang matahimik na lamang sila. "Lola, hayaan niyo po kaming magpaliwanag," pakiusap ni Maris. "Kahit hindi niyo sabihin, ay kailangan niyo talagang magpaliwanag. Bumaba kayong dalawa at doon tayo sa sala mag-usap, kasama si Bea at ang lolo niyo. Anong klaseng kapatid kayo?" Nandidiring saad ng kanilang lola, kahit agad namang umalis sa kanilang harapan ang kanilang lola. "Bakit hindi mo nilaki yung pinto pagpasok mo?" Natatakot na saad ni Jenna. "Aba, malay ko bang nandito si lola? Eh kanina lamang ay nakita kong umalis na siya. At ate, huwag mo ka akong sisisihin dahil ikaw naman talaga ang may kasalanan ng lahat," sisi ni Marie sa kanyang kapatid. "Huwag mo kong ituro dahil tayong dalawang mananagot dito. Alam mo naman siguro kung paano magalit si lola," saad na lamang ni Jenna. At agad naman na silang bumaba na sapagkat naghihintay na sa kanila ang kanilang lolo na galit at si Bea ay tahimik lamang. Alam na kasi ng kanyang lolo ang nangyari dahil sa sinabi na ito ng kanilang lola. "Alam nyo ba ang ginawa nyo sa kapatid nyo, Jenna at Maris?" tanong ng kanilang lolo. "Opo, lolo, at hindi po namin inaakala na hantong sa ganito," pagsisinungaling naman ni Jenna. "Ang ano, yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo eh. Talagang si Bea lamang ang maaasahan ko at bukod tangi sa inyo na hindi umaasa sa pera ng kanilang pamilya. O ngayon dahil sa ginawa nyo sa kapatid nyo, sino ang kawawa? Sino sa inyo ang walang pera at may pera?" tanong sa kanila ng kanilang lolo na siyang naging dahilan upang matahimik na lamang sila. "Akala ko talaga nagbago na kayo. Kaya pala yung mga magulang nyo ay naghihirap dahil sa mga luho nyong dalawa. Alam nyo ba na kung hindi kayo gumawa ng paraan para makakita ng pera, ay sana lang kayo kukuha? Wala pa naman kayong mga talento hindi katulad ni Bea. At bakit ba ingit na ingit kayo sa kapatid nyo?" tanong ng kanilang lola. "Kasi palagi na lamang si Bea. Si Bea na lang talaga lahat. Kahit mga magulang namin ay paborito siya. Kaya galit kami sa kanya. At hindi nyo naman po kami masisisi kung bakit kami ganyan." Naiiyak na saad ni Maris. "Alam nyo, mga apo ko kayo. Pero sana naman ay huwag kayong gahaman sa pera. Hindi namin paborito si Bea. Sadyang may nakita kaming potensyal sa kanya. At huwag nyong sisihin kami o mga magulang nyo. Dahil kayo ang may problema. Bili kayo ng bili ng mga bagay na hindi naman importante. Hindi kayo nag-iisip na ang lahat ng pera ay mauubos rin. Paano na lang kapag nawala na kami? Sino ang kawawa? Hindi ba kayo rin? Kaya sisihin nyo ang sarili nyo kung bakit pabaya kayong dalawa. Alam kong may itinatago rin kayong talento na tulad ni Bea. Kaya't mga apo, gamitin nyo sana iyon," pakiusap ng kanilang lolo. Kahit nang dahil doon, ay binigay ng kanilang lolo at lola ang credit card ni Bea. At ang kanyang mga kapatid naman ay natuto ng mag-isip ng tama kung ano ang dapat nilang gawin. Nang sa gayon, ay kaaliwan rin sila ng kanilang lolo at lola.